Hey, isang magandang araw po sa inyong muli mga ka-XTsoy. Ngayon po ay magpapalit po ako ng fender sa likod. Dahil po wala naman tayong gagawin ngayon, kundi kakalikutan ko lang po yung motor. Dahil po naka-home quarantine po tayo. So stay tuned lang po, shoutout po muna tayo. So let's start the tutorial in 3, 2, 1. So mga ka-XTsoy, ito na po yung ipapalit natin sa ating rear fender. Kinuha ko lang po ito sa aking RS100 na motor. Ito po. Saka yung presyo po nito, nakalimutan ko po kung magkano siya nabili kasi matagal na po ito. Kaya hinanap ko sa online shop, ito po yung presyo niya. So ikabit na po natin. Una ko pong ginawa is pinutulang ko po siya. Yan po. Mga half inch po yata yung pinutol ko dito. At yung ginawa ko rin po ay binatasan ko po siya sa gitna. Ayan po. Hindi po maganda yung pagkakabutas ko dahil wala pong pambutas. At binabasan ko rin po yung gilid niya at saka dito po. Para maya pagkabit po natin, kakasya po siya. At dito rin po, binabasan ko rin po siya ng pabilog. Para maya po, pag nilagay po natin yung tornilyo, maiipit po siya dito. So, let's start na po. Kakabit na po natin siya. Yan po, nakabit na po natin. Yan. Hindi na po siya maalog. Wala po siyang tornilyo pero makapit na po siya. Kaya dito ko po siya inilagay. Hinanapan ko po siya ng paraan kasi po yung iba, dito po sila nagkabit. So, ang ginawa ko lang po para hindi po ako magbutas dito, eh yan lang po yung paraan ko. Hindi po siya maalog. Kasi po, pag nagbalik po ako sa stock tail light niya, stock fender, may butas na po ito kung dito po ako magkakabit. So, yan lang po yung paraan ko para hindi po siya para hindi po ito mabutasan. So, ikakabit na po natin yung wire, mga wiring niya. Meron po siyang 5 pirasong wire. Sa stock po na fender natin, tail light natin, meron po siyang ito. So wala naman pong problema, napanap po natin siya ng solution namaya. Para hindi po kayo malito, yung blue na to is nasa gitna po siya. Ilagay na po natin sa gitna. I-testing po natin. Magana. Tsaka ito po, sa gilid lang po siya. Palitan nyo lang po mamaya kung saan po gagana. Try po natin i-testing kung gagana siya. Ayan po, gumagana po siya. Testing po natin yung preno. Oh, okay na okay po. Ngayon naman po is hanapin naman po natin yung signal light. So meron po ditong 4 na pagkakabitan. Dahil sa stock niya, 7 po kasi yung wire na ikakabit. So, hanapan na lang po natin yung kung saan yung may power. Tingnan natin. Iyon po natin yung signal light. O, oh, iba wala po yung ito nga yung ano niya, negative. So, yan po. Saktong-sakto po siya. Umiilaw po. So, kabit na po natin. So, yung ito po, tatakpan lang po natin to ng electrical tape para hindi po pasukin ng tubig or ng dumi. Testing po natin kung okay pa. Yan po. Gumagana po siya sa kabila po. Yan, gumagana din po yung preno.
Okay na okay po siya. So, ayan na po. Testing na po natin ulit. Baka hindi po gumana. Ayan po, umiila po siya. Signal light sa left. Kali, kanan. Ayan na. So, kabit na po natin. Patornilyo na po natin siya. So, matibay ko yung pagkakabit natin mga paps. Wabe! Woohoo! So yun mga paps, maglalagay lang po ako ng maliit na flat bar para paglalagyan po ng plate number natin. So, ayan na mga paps, tapos na po. Matibay na po siya. Testing. Ayan na. Malay. So, yun mga paps. Okay na po siya. Suwabi na po. At kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial, don't forget to like, subscribe, and also comment lang po. Salamat po sa inyo mga paps. At hanggang dito na lamang po. God bless.